sa mga magulang. Parang nag-apply ka ng trabaho. Adoption. Ibig sabihin, always, kahit adoption yan, is still, all ang best factor dyan or ang paramount consideration is what is the best interest still of the child. Mm-hmm. Kuya Mark, may tanong, turning, paano pag lumaki ang anak na walang suporta ang tatay, tapos nanay lang nag-support? May karapatan po ba ang tatay sa anak? Ang tatay, kahit anong gawin mo yan, tatay pa rin yan ng anak mo. Ang bata, kailangan ng tatay. Hindi lang kailangan ng pagmamahal ng isang nanay. Tama! Ang bata, mas kailangan niya ang pagmamahal ng isang nanay, lalo na pag below 7 years old siya, kaysa pagmamahal ng isang tatay. But hindi ko sinasabi na hindi niya kailangan ang pagmamahal ng isang tatay. Kailangan pa rin niya ang pagmamahal ng isang tatay. It means, kahit hindi siya nagbibigay ng support, yes, you can file a case against the father for violation of women's rights and children's rights under Republic Act 9262, economic abuse for failure to give support, but hindi mabubura sa mundo ang fact na siya pa rin ang tatay ng bata. Kasi siya pa rin ang tatay ng bata. Yes, maybe you have the visitation, you have the custody over the child, you have the parental authority of the child, but yung tatay may visitation right sa bata. We say visitation right, kailangan pa rin ni right ng tatay yan na bisitahin ang kanyang anak. And right din ng bata na bisitahin siya ng kanyang tatay. So, hindi pwedeng tanggihan ng nanay yan na kung bumisita si tatay sa kanyang anak except pag may protection order na inisyu ng korte. May karapatan pa rin kayo, Mark. May karapatan. Kahit anong mangyari. Mas mainam na magkasundo na lang. Magkasundo na lang. Ano pag-usapan about sa custody. Mm. But don't forget, ang tatay is always a tatay. Hindi mabubura yan sa mundo or kahit anong batas yung pagiging tatay niya. So kahit anong batas yan, siya pa rin ang tatay ng anak mo. Kasi siya pa rin ang tatay ng anak mo. May karapatan siya na bisitahin ang anak mo. At ang anak mo din, may karapatan din na bisitahin siya ng tatay. Except pag may protection order na inisyu ng korte. I think may mga ganong sitwasyon, Kuya Mark, sa mga artista ngayon. Di ba? Maraming mga ganong sitwasyon. Nagkahiwalay, nagkaroon ng ibang pamilya. Pero yung tatay ng anak, ando pa rin, may visitation rights pa rin. Yes, may visitation right talaga ang tatay. Yes, kung magkahiwalay, minsan ang bata mapunta sa nanay, nandun ang custody sa nanay, nandun ang parental authority sa nanay, but ang tatay always may visitation right. Kasi siya pa rin ang tatay ng anak mo. May narinig ako, Kuya Mark, na pag mga ganong sitwasyon, may mga ganong senaryo, binibilang yung oras ng... Iba ang visitation. Tama ba yun? May tinatawag na joint custody. Mm. May ganon din kahit nahiwalay. But normally, visitation right lang yan. Kasi visitation right, bibigyan lang ng time na bisitahin, pero hindi ibig sabihin na mag-overnight, except pag pumayag si nanay na dalhin ang bata sa bahay ng tatay, mag-overnight, walang problema kung pumayag. Pero kung hindi pumayag, visitation right lang talaga. Ibig sabihin, bisitahin lang ang bata doon sa bahay. Pero muabot po ba sa time kayo, Mark, na ang court na nagtatakda ng visitation rights, especially sa oras na hanggang 2 hours ka lang, ha? O 3 hours, yes. May ganun ba? May, based on my experience sa litigation, yes, ang court minsan magde-decide, but based on the agreement or usapan ni tatay at saka ni nanay, na hindi naman sila maka-epekto sa kanilang hanap buhay, pwede mag-usap sila na every Saturdays, 2 hours lang. Mm. O every Sunday, 3 hours lang. Bisitahin nyo, dala ka ng pagkain. Ganun. So walang problema yan. So, ibig sabihin, the court minsan ang magde-decide sa oras, but based sa agreement ni tatay at saka ni nanay. Mm. Usapan pa rin. Usapan pa rin. Si Li Nalino, may tanong, Kuya Mark, sa ating text jock. Good morning, sir. At magandang umaga. Pwede po bang i-adopt nang kapatid sa Amerika ang pamangkin niya kahit buhay pa ang ina? Paano po ang process kung pwede? Ang adoption, pwede namang ang adoption, but kailangan ng parental consent. Kailangan magbibigay ng consent ang biological parents if known. Kasi if known, pag alam, in this case, alam naman nila kung sino ang nanay at sino ang tatay, kailangan pumapayag sila at hindi basta-basta na nagka-perma sila na i-adopt, yun na yun. Kailangan i-approve pa rin yan sa proper government agency. In this case, may isang agency sa DSWD right now na kailangan dadaan doon bago ang proper adoption. Kasi yung may tinatawag tayo ngayon na administrative adoption. Parang, di ba, pinadali yung batas ko yung mark ngayon? Yes, mas madali. Kasi dati kasi,
o ang adoption dapat judicial, court dapat lahat ngayon, may tinatawag na na administrative adoption. Yun yata yung hawak ni Yusek Estrada. Oh yes, okay doon. Na ahensya. Ahensya, National Children something. So, yun ang bagong agency ngayon na nagpapatupad about sa administrative adoption. Before kasi, kailangan dadaan natin sa korte. Tsaka matindi pala yung pag-CCI niyan, Kuya Mark, ano? Sa pag mga magulang. Parang nag-apply ka ng trabaho. Ang adoption. Ibig sabihin, always, kahit adoption yan, is still, all ang best factor dyan, or ang paramount consideration is, what is the best interest still of the child? Mm-hmm. May tanong din si Samantha Gutierrez, paano po, attorney, pag iniwan ng tatay or nanay ang bata sa bahay ampunan? Kasi wala silang kakayanan na buhayin ang bata. Tapos may umampo na. Tapos time comes, Kuya Mark, na lumaki yung atabs, tapos gusto nila lang kunin ulit. Kasi mayroon na silang pang-suporta. Pwede po ba yon? Pag may adoption na, ano ba epekto ng adoption? For example, iniwal na sa bahay ampunan. Tapos yung bahay ampunan naman, ang ginagawa nila, nag-file sila ng administrative adoption or declaring the child as legally available for adoption. Ano ba epekto nun? Anong epekto ng declaring the child as legally available for adoption and adopt ng bata? Anong epekto nun? It will terminate the parental authority of the child sa mga magulang nila. Ang ibig sabihin nun, wala na silang authority over the child na terminate ng parental authority kasi ang bata na-adopt na. Pag na-terminate na, hindi na pwedeng bawiin yan. Kasi in the very first place, sabi ko nga, ang bata hindi naman yan bagay na pinahiram mo lang tapos bawiin lang. Pag may legal adoption. Pero kung wala namang legal adoption, pinalaki lang ng magulang sa kaibigan, ang tawag doon, temporary parental authority. Ang temporary parental authority, it will not terminate the parental relationship ng mga magulang sa kanilang mga anak. Nakuha ko na yung ano kayo, Mark. National Authority for Child Care. Oh, yes. NACC. Oh, yes, tama. Ganun. Yung bagong ahensya. So, that is an administrative agency about adoption. Dati kasi, dumadaan pa sa court. Ngayon, doon na lang sa administrative proceedings. Bago tayo mag-break, pagbigyan muna natin itong tanong ni Rainer C. Zone. Kanina mapupunta ang anak ko yung Mark kung maghihiwalay ang magulang? Kung naghihiwalay ang magulang, normally, pag ang bata below 7, mapunta dapat sa nanay ang bata. Pag more than 7 ang bata pwedeng mag-decide. But yung decision ng bata is only one factor. The court will decide what is the best interest of the child. Yun ang sinasabi ng batas. We say, what is best interest of the child? Depende sa environment doon sa nanay. Bahay ng nanay, anong environment niya? Ano naman environment sa bahay ni tatay? Sinong mag-aalaga? Sinong magpapakain? Sinong mag-tutor? Sinong may tamang oras sa pag-aalaga ng bata? So, yun ang the way the court will decide pag custody at parental authority ang pinag-uusapan.